Ito, kausapin natin. Ito, binugbog daw. Para binabalansi lang namin to, ha? Binugbog daw ito ng polis. Maganda umaga sa inyo, mga sir. Lapit po kayo sa mic. Sir, kaluwi. Sige. Apat ito sila. Anong ginagawa niyo sa Balabac? Anong meron doon? Ba't kayo nandun? Pinapunta po kami doon, Sir Kaluwi, para magtrabaho ng hospital ng Balabac. Balabac? Opo, at matapos. Parang ano kayo? Contractor? Opo. Contractor, ganon. Oo, mga labor? Opo. Labor, oo. Sige. Kailan pa kayo sa Balabac? Matagal na? May 12. May 12, bago lang. Saan sa Balabac ginagawa yung hospital? Ha? Sako po ng Katagupan. Katagupan? Okay. Sa poblasyon ba yan? Poblasyon, Balabac? Poblasyon ano? Doon sa ano lang, bayan? Unahan pa po ng bayan. Sa unahan pa ng bayan? Okay, sige. Itong tatlo, kayo magkakasama din? Lahat kayo? Bali, ito po yung tatlo. Bali, tao ko po. Ako po yung foreman. Ay, kayo yung foreman. Ito yung tao. Ngayon, sino binugbog? Ako po. Ikaw? Pati itong mga tao pati ko ito. Po. Pati ito. May mga tama pa yung matay, oh. May dalawa pa pong tagaroon na tao ko po. Ngayon, ikwento mo ngayon, dahil may go signal naman tayo sa provincial director kasi ayaw ko rin magsalita kayo na hindi alam nung inaakusahan nyo. Polis yun, eh. Di ba? Polis yun. So, may go signal si Colonel Guzman, ano, at tinawagan niya na si Colonel Sige, Lieutenant Sige, para sabihan yung police, kanina tinawagan na rin natin, umuo naman siya pero hindi na sumasagot. Pero tatawagan natin para pasagutin. Ano ba nangyari? Ganito po yun na, Sir Galue. Mm. Ito pong tao ko, nagkaroon po ng birthday po. Birthday? Opo. So nagkahayaan mag-inuman. Mm. Pagkatapos po ng inuman, sila ay kakain na po sa barracks namin. Anong oras yan? Mga alas 4 po ng hapon. Sir. Tapos na yung trabaho? Abali po, kami po ay wala pong materials, walang tiles, at saka lakas ng ulan, hindi kami makapagbuhos po ng STP. Sige. Tapos birthday? Opo, okay, birthday. Sige. So nag-ano sila sa akin na mag-happy-happy muna. Happy-happy, oh. Opo. Mm. Nag-inuman ng konti. Pagkatapos po nun... Saan kayo? Sa barracks nyo? Barracks ang po. Barracks nyo saan? Nandun din? Sa hospital din. Hospital, oh, sige. So, pagdala sa akin yung tao ko ng pagkain, Sir Kaluwe, para kumain sana ako, may nag-trip sa kanyang biglang sumuntok, Sir. Yan na, ito yung pasa niyo. Ito, Sir. May ano? May biglang sumuntok. Hindi ba nasa loob kayo? Opo. Doon din po, may nagtatrabaho din po, kabilang panig ng foreman. Kabilang panig ng foreman? Opo. Sige. Tapos? So, sinuntok po ito, pagkasuntok, may isa pa po kaming kasama, sinuntok din po ulit. Hmm. Ngayon po, nilabas ko. Nilabas, sabi ko po. Sa loob yan, ha? Sa loob. Sa loob ng hospital. Ano ba nangyari? Mm. Nung sinabi ko ano nangyari, Sir Kaluwe, sunaawat, Sir. Mm. Pagkaawat nun, Sir, biglang pumunta yung kabilang panig ng foreman doon sa labas. Nung pagpunta po namin doon, para sana ayusin ko kung ano bang nangyari, ba't nag-away? Andoon na po yung mga pulis. So, pinaubaya ko na po sa mga pulis. Okay. So, dahil nakainom po sila, sila po yung pansamantalang dinampot. At ng polis? Opo. Sino yan? Sige. At dinala po sa PNP. Sabi ko, Sir, samahan ko po sila dahil para malaman ko yung... So, rumispondi yung mga polis kasi may komisyon doon. Nasapak sila kamo. Opo. So, sila nakainom. Dinala sa... PNP po. PNP, sige. So, pagdala naman doon sa kanila, Sir, maayos naman. Kaya pinasok sila sa loob ng kulungan. Doon sa kulungan ng Balabac, PNP. So, nagpaalam sa akin maya yung apat na polis na ako muna pong bahala sa kanilang apat. O sige po, Sir, sinabi ko. Dahil umuulan po yun. Tapos sabi po nila, andoon yung ano, doon ka foreman sa taas. Kasi ano, sa malapit po ng kitchen nila, may duyan po doon. So, pumayag naman po ako. Sige, Sir. Nag-video okay pa po sila. Dinig ko yung mga buses nila. Pagbalik, may dalang ano po. May dalang Alphonse ng dalawang longne. Sino? Yung mga polis. Sige. Tapos, inaya po nila ako. Dinaanan nila ako sa duyan. Pagkasabi nila, uminom muna tayo. Sir, hindi na po. Matutulog na sana. Matulog na ako, Sir. Eh ngayon, sige na po. Pinilit nila ako. Ay sige, pakisama lang. Sinamahan ko sila, Sir Galue.
pinagluto pa nila ako ng pulutan. Mm. May Muslim, sabi niya, isipirit mo yan, ha? Mm. Nilutoan ko ng isda. Mm. Yung Kristiyan, nilutoan ko ng langgunisa. Mm-hmm. Katapos ng luto, nag-inuman na po kami. Oh. Okay naman po, ang ganda ng kwentuhan. Mm. Ito na po, naubos yung isang long neck at nakalahatian pa yung isang long neck na Alfonso. Mm. Pagkatapos po noon, nagpaalam yung chief of police nila. Mm. Por, mauna na ako, matulog na ako. Bahala na lang kayo nila kasama yung mga police po. Mm. Or din kung ano man yun, hindi ko na matandaan yung pangalan. Pero namumukaan ko po. Mm. Maya po, 30 minutes, bigla na lang po ako pinagtripan at pinagbubugbog. Pinagsusuntok kung saan-saan. Bakit? Parte ng katawan. Ang pagkasabi po nila, dahil ako raw po yung foreman, dapat yung tanggapin nila, itanggapin ko muna yung mga suntok. Ikaw ang foreman, bago, ikaw muna, bago sila. Opo. Ang maupakan, ganun? Opo. Ako po muna ang inuna. Oo. Oh. Tumanggap po ng maraming suntok hanggat sa mawala ng malay. Mm-hmm. Ay, itong mga to. Huli na po silang pinagbubugbog. Pero naupakan din. Naupakan din po sa lupa. Sige, nasa linya natin si yung police na binabanggit. Sir, magandang umaga po. Ay, sir, magandang umaga po. Pangalan niyo, sir? Pangalan? Nasir po, patrolman Nasir. Patrolman Nasir. Ah, sir. Inaakusahan ka ngayon, sir. May go-signal kami kay Director Guzman, ha? Sabihin lang natin totoo, patrolman, ha? Oo. Inaakusahan ka nito na binugbog mo itong foreman mo na bago binugbog mo yung tatlo, eh. Patrolman, ano bang kwento mo naman? Eh, sir, ano, sir? Ganito po yan. Ang nangyari niyan, sir, ikwento ko lang yung part ko, sir, ha? Sa amin po, may tumawag sa amin na sa hospital ni Nagkagulo raw nandun. Oo. Oh. Eh, kami ulan-ulan din. Mm. O kinuha namin yan sila. Oo. Si Pan, pati yung ano, yung mga bata niya. Mm. Nang gugulo daw doon, sabi ng ano, ang pag-hospital. Oo. Oh. Ang labutan nga namin nandun, ganun pa rin, sige pa rin, ano, sige pa rin salita, na wala nga sa ulog, eh, kaya sila ang ano, kinuha namin. Oo. Oh. Or ano lang, for safekeeping, na hindi na magko-promotion doon sa paano sa hospital. Oo. Ay ngayon, sir. Nandito na ngayon sa estasyon. Mm. Tinulong na namin yung kasama. Mm. Oo. And si Turman, gustong mag-uwi. Oo. Sabi niya, kukunin niya rin yung tao niya. Mm. May lasing na lasing. Hanggang ngayon, hanggang pagdating niya dito, lasing pa rin. Oo. And yung that time noon, umulan. Oo. Natapaman yan si ano, Forman. Kaya nagkaroon ng bukulan na yan sa ulo. Mm. Sige. Ayan, sir. Oh, yan ang totoo. Kung sinasabing pagbubugbog pa ng polis, pag-ialap lang yan ng kadamay. Wala namang ano, wala namang pagbubugbog yung nangyari ka. Okay, sige. Patrolman na, sir. Sinasabi mo, rumispondi kayo doon sa ospital kasi may nag-report ba sa inyo na mayroong kumusyon doon sa ospital? Okay. May pumunta po dito na tauhan ng ospital. Okay. Na, so, kukunin namin yan sila. Oo. At matigil nga yung gulo nandun. Mm. Ay nagmamahal na sila ang lasing. Oo, oh, lasing. Okay. So, dumating kayo doon sa area, sa madaling salita, itong tatlo yung dinala ninyo kasi sila yung mga nakainom. Anim yan sila, sir. Anim. Oo, oh, sige. So, dinala nyo lahat ito sa presinto. Oo, sir. Oo. Safekeeping lang yan. Safekeeping. Oo. Alright. Sige. Ngayon. Oh, so, safekeeping, pinadlock nyo ba yung anim? Dahil lasing? Yung lima, sir. Yung lima. Pinadlock nyo. Yung lima na yun sa labas. Oo. Okay. Nagahingi nga yung pagkain ng mga ano niya. Oo. Mga bat. Pinabili pa yan namin sa ano. Nagpaalam siya na magbili dun sa labas. Mm. Hindi nga namin pinapayagan kasi nga lasing na lasing na rin siya. Oo. Nagpulit pa siya. Doon the time noon, ulan-ulan eh. Sobrang kalasingan niya. Nadulas yan si Forman. Si Forman, nadulas. Okay, sige. Yung anim, sinipkeeping na muna ninyo at si Forman... Lima. Si Forman ay nahiwalay sa kanila, di ba? Sa labas yan, sir. Nasa labas. Ang sabi ni Forman, niyaya nyo siyang mag-inom,
pinagluto niyo siya ng pulutan, minum kayo ng Alfonso. Totoo hindi? Hindi sir. Wala nangyaring ganun sir. Pagkatapos, umalis si Lieutenant, yung OIC dyan, si Lieutenant Sige o kung sino, nung umalis siya, after mga ilang minuto, binugbog nyo na to si Foreman, pagkatapos yung lima naman, Patrolman. Wala sir, wala po nangyaring ganun sir. May CCTV ka ba dyan sa presinto mo, sa istasyon nyo dyan? Wala po. Wala? Yung sir, nandun sa duty. Kaya hindi namin po pwedeng pakialaman yan yung... Pero nung gabi, nag-iinuman kayo dyan sa loob ng presinto? Sir, wala po. Hindi po kami nag-iinuman dito, sir. Yung totoo lang, Patrolman, ha? Kasi may mga testigo tayong mga lalabas. Yung totoo lang, nag-iinuman kayo dyan, hindi? Sa loob ng presinto? Wala po. Kay pinagbabawal na yan ng COP namin dito na mag-inom. Kaya hindi po kami nainom nung that time. No? Sigurado ka, sagali ha? Foreman? Okay. Ito si Patrolman Sige. Iba yung story niya. Ikaw daw ay nadulas. Maling-mali po yun, Sir Kaluwe. Napakasinungaling po ni Sir. Sir, huwag na po kayo mag-deny kasi kitang-kita po ng mata ng limang tao na kinulong nyo kung paano nyo ako pagbubugbugin at paano nyo ako piliting uminom. Pinagluto niya po ako ng pulutan ah. Sinipirit ko pa po yung pulutan yung pritong isda. Bakit ko masasabi yan kung hindi totoo? Yung totoo lang sir. At langunisa. Dali lang patrolman. Patapusin mo yung superman bago ikaw papasalitain ko din. Sige, tuloy mo. At sir, ang mahirap lang sa inyo, ang ganda-ganda ng pakisama ko sa inyo, pagtapos nating inuman, pag alis lang ng polis nyo, bakit nagawa nyo akong pagbubugbogin? Niyabang nyo pa sa mga tao ko, kung sabi nyo pa, di ba, sa harapan ng mga tao ko, kinaladkad nyo ako doon sa harapan ng kulungan, panuurin yung porma nyo kung paano ko ito pagbubugbogin sa harapan nyo. Pinaglaruan nyo pa yung lima kong tao eh, pinagsusuntok-suntok nyo sa loob eh. Dalit. Ikaw naman, patrolman, sige. Hi sir, porman, wala pong nangyaring ganoon. Kayo ngayon nagkagulo kami, nagre-respond nilang sa inyo. May mag-aanap ka pa ng damay sa amin? Or safekeeping kayo nandito sa amin? Patrolman Sige, kayong tatlo. Ikaw. Hawa kami yung mic. Sali po. Andali, patrolman, andali. Ito, may tatlo dito eh. Nakita mo ba na binugbog ni patrolman Nasir itong si Foreman? Oo. Paano niya binugbog? Tinadyakan niya po. Ha? Tinadyakan. Oo. Pinagsusuntok niya na po. Hindi, galing sa loob. Doon mismo sa harapan ninyo o galing sa ibang lugar? Galing pa po sa loob. Kinaladkad po si Foreman papunta sa amin. Kinaladkad? Ilan ang kumakaladkad sa kanya? Isa lang po. Isa? Tapos? Yun na po. Anong sinasabi? Sabi niya, dinay niya yung Foreman niyo kung paano namin bugbugin. Yun na po. Pinagsasapak niya na po tapos pinagtatadyakan. Ito si Foreman, bagsak o ano? Bagsak na po. Daimatak na po. Baka naman lasing lang kayo at... Man-man po kami. Man-man. Man-man na kayo. Ilang oras, gano'ng kalayo pag galing ng ospital, papunta ng presinto? Malayo. Malayo. Tapos nakatulog na po kami. Nakatulog na kayo. Ibig sabihin, nakainom mo kayo nung dinampot kayo doon, nakainom kayo, nakatulog na kayo, man-man na kayo. Gabi na po kasi... Nasa tamang ano na kayo. Opo. Diba? Patrolman, nakatulog na to mga to. Galing doon sa ospital, naalimpungatan yung binubugbog na. So, sabi nila, hindi na sila nasing at nakita nila na binubugbog mo to si Foreman, Patrolman. Sir, wala yan. Wala. Nila yan, sila ay kinuha namin doon. Lasing hanggang sa pagdating na king patas namin dito, ayun nga, sige pa rin, Sandali. Ikaw, saan ang mga tama? Meron ka bang medical? Meron po. Saan ang medical mo nandyan? Andun po sa doktor. Saan ang mga tama mo? Sa ulo? Dito sa pwede. Sa... Dito po. Tingnan ko nga. Yung... Ha? Pulata. Hindi, may tama ba dyan? May hematoma o ano? Meron. Patrolman, sabi mo ito... Sandali ah. Patrolman na sir, sabi mo ito ay inauntog na dulas. Pero sa noo, tsaka dito sa may hematoma dito sa
dito sa may dibdib. Saan galing ito? Mga tagiliran po, ang dami. Sa medical niya. Pat- sir? Ay, sir. Saan galing ito mga hematoma niya, yung mga tama niya sa dibdib? Sa, kung nadulas ito sa noo, sige, palagi natin nadulas sa noo. Pero yung mga kulata niya dito sa dibdib, yung mga sa medical niya, saan galing ito? Ayan, sir, nakuha niya na siguro. Yung pag-ispon din namin sila ay nagsuntukan na nandun sa ospital. Hindi, ang nakikipagsuntukan lang itong tatlo eh. Yung ano eh, sila yung nasa pak eh. Si Foreman, wala. Oo. Kasama sir, marami sila na nandun. Marami sila na nandun. Kasama sir. Doon sa ospital, may testigo na si Foreman ay hindi kasama doon sa bugbugan o sa pakan. Ito lang anim. Si Foreman dinala doon. Sinamahan niya itong mga bata niya to eh. Sinamahan niya doon. Ngayon, wala ring nagreklamo sa kanya doon sa ospital na nagpa-blatter, na nagbugbugan sila. Kasama to si Foreman. Walang blatter eh. So, saan galing itong tama ni Foreman na mga palagi natin na untog? Okay, isa, sinungo. Eh, itong sa dibdib niya, saan galing to? Sir? Sir, Ako na po. Oh, ikaw na. Ayun nga, sir. Kinuha na nga namin na doon. Sila ay kasama sa pagkagulo na doon. Kasi lasing yan, Foreman, di alam mo kung ano, minano. Sir, ano ka ba? Willing ka ba magpa lie detector, dalawa kayo, sa NBI? Oh, sir. Sige, sige. I-schedule natin to. I-request ko kay Director Guzman, ha, kung pwede, para malaman natin kung talagang binugbog mo ito o hindi. Ano? Kasi nga, nagtataka ako, sabi mo, nadapa lang o ano, kanina sabi mo, nauntog o ano, pero may mga tama sa dibdib eh. Saan galing yung tama na yan? Doon naman sa ospital, patrolman, wala din nagreklamo na nagsapakan sila o walang blatter, na nagsapakan sila kasama to si Foreman. Walang gano'n na mai-establish eh. So, saan galing to mga tama niya? Dinidinay mo ngayon. Sir? Pero yan, sir. Ha? Paano ko pupunta dun sa ospital? Kung walang nag-complete dito, oo, malayo yung ospital. Pero kung dito na, ano, na employee ng ospital, na sila hindi na matigil ng, ano, gulo. Kaya, kailangan nila ng responde ng police. Ngayon, kinuha namin sila na doon. Sige. Sila ay silang nanggugulo. Okay, sige. Ngayon, patrolman, sandali, Foreman. Yes, ito sir. Si patrolman, ha? Iba yung istorya niya sa'yo. Yes, sir. Sino, kaninong pulutan yung isda, sabi mo? Sa kanya, sir. Sa kanya? Anong Apo. Isda yon? Isdang maya-maya. Isdang maya, tampasakan maya. Ba yan? Lapu-lapu? Maya-maya po, sir. Maya-maya naka-isda sino nag-request na nung... Siya po. Saan galing isda? Sa repa po nila. Rep nila? O, siya rin pong bumukas ng gasol. Gasol? Opo. Tapos ikaw ang... Tinuro niya po kung saan yung mantika. Mm. Alam niya po yung mantika na ano, kasi baka mahaluan daw po ng haram dahil Muslim siya. Yun po ang binigay ko sa kanya, yung tamang turo niya kung paano niya itinuro yung mantika at yung isda at longganisa. Patrolman, pinagluto mo para ito ng ano, ano yung isda niyan? Maya-maya. Maya-maya? Sir? Sir, wala po yan, sir. Wala. Oh, kaya ano siya ay nagpapahinga na yan dito. Sige, kaya, sige. Wala na yan dyan. Oh, hindi bali ganito. Ganito. Sandali patrolman, magre-request ako kay PD ng lie detector. Meron naman diyan sa NBI. Ikaw pati itong mga to, ha? Okay sa iyo patrolman, okay sa iyo patrolman. Na sir? Okay. Pagkatapos kunin mo yung medical mo, pwede kang mag-file ng kaso dito kay patrolman. Ano? Para malitis sa Napulcom o kung saan, ha? Tingnan natin kung paano, ha, kasi binabalanse ko din eh, di ba? Ito ang tatlo yung sinasabi mo, saan galing yung ano mo, ba't yung mata mo ganyan? Shoot mo yung pictures mo, ano? Sa hospital pa po. Ano hospital? Sinuntok po ako doon. Iba naman yon. Okay. Sige, kayong tatlo maninindigan na binugbog ni patrolman si Foreman. Okay. Pati sila, sir. Hinugot pa sa kulungan. Kayo, sino naman ang umupak sa inyo? Siya po. Paano kayo hinugot? Pinapalapit niya po kami. Tapos pag nakalapit po kami, hilahin niya po yung kamay namin. Tapos, sukuan niya po kami.
Oo. Patrolman, pati itong tatlo, oh. Inupakan mo rin daw, sir. Na, sir. Lima yan po. Lima. Lima po kami. Lima. Pinag-pusap niya po po ka 50 pusap. Tapos tusok ulo po. Anong ibig sabihin tusok ulo? Yung nakatusok ulo po. Ah, naka-push up. Pinapush up kailan? 50 push up po. 50. Tapos? Tusok ulo po. Tusok ulo. Ay, nako. Patrolman, pati itong lima, ay nakakusahan ka din, oh. Pinapush up, pati ito. Inupaka mo rin daw. Inugot mo doon sa loob na ano. Tapos, sir, pinaglalaruan pa po ito. Na ipagsuntok-suntok sila sa loob. Kapag hindi niya suntokin yung isa, tatadyakan niya po yung hindi susunod sa kanya, sir. Naluwi. Oo. Pero ikaw, nakita, ikaw pinabili ng alak? Hindi po ako pinabili ng alak. Actually po, sir. May mga tao ba doon? Wala po eh. Okay. So ganito, patrolman, mabigat-bigat tong aligasyon sa'yo, no? Lima, ilan kayo nabugbo? Dalawa, oo. Meron pang dalawa, plus si foreman, medyo mabigat-bigat. Andiyan ba si Lieutenant Sige? Patrolman na, sir? Sir, nandito, sir. Pwede ba makausap? Nagsusum, sir, nagsusum. Ah, may Zoom meeting sila? Oo. Oo. Ilang buwan ka ng police diyan? Sa Balabac? Isang buwan lang pala, sir. Isang buwan. Saan ka galing na destino? Bago diyan? Agutaya po. Agutaya? Oo, magre-request kami. Pa-recall ka muna dito sa Provincial Command para maimbestigahan, ano? Ah, sige, sir. Para mabigat to kasi. Lima ito eh. Police ka. Ito naman, mga ordinaryong tao lang. Wala akong nakikitang motibo para siraan ko ano, pero magpapatunay siyempre yung mga medical nila, di ba? Anyway, ready ka lang dyan. Mamaya tatawagan ko si Director Guzman na iparelieve ka muna. Daling ka dito sa command para maimbestigahan. At request tayo ng lie detector kung talagang sino nagsasabi ng totoo sa NBI. Ha? Sir, sige sir, walang problema yan, sir. Oh, may gusto kang sabihin dito kay Foreman, may gusto kang sabihin dito kay Patrolman na, sir? Meron po, meron. Sige, po. Sabihin mo na. Sir, sobrang napakasinungaling nyo. Dapat sa inyo, hindi naging isang alagad ng batas. Maling-mali po yung ginawa nyo. Alam nyo po yun, di ba po? Napaka ginawa nyo kaming hayop. Tapos napakasinungaling nyo pa, sir. Dapat sa inyo, hindi naging pulis. Dapat sa inyo, sa loob ng kulungan. Hmm. Kayo, may gusto pang sabihin? Kayo, binugbog din sabi nyo eh. Wala na? Patrolman na, sir. Oh. Dapat daw, hindi ka naging police. Sabi ni patrolman, ni foreman, anong mensahe mo sa kanila? Sir, sila na po yung bahala dyan sa pagbibinta nila sa akin. Kaya po, nagtatrabaho lang naman umayos. Hindi na dito eh. So, sila po ay, tawag dito, under liquor sila ng, kaya nakainom, kaya ganyan yung mga sinasabi nila. Nandadamay pa. Sila na itong tinutulungan. Nandadamay pa yun sila. Pero, sige. Kaya pala, hanggang sa pag-uwi namin, Sir Kaluwe, sige pang habol sa amin yan para makipaghingi ng areglo na huwag na raw magkaso. Hanggang sa malapit na po kami sa pair, hinahabol pa po kami yan eh. Parang humingi ng sorry na huwag na magkaso. Suntokin ko na lang raw po yung mukha niya ulit. Kahit ilang suntok, hindi siya gagante. Sige. Patrolman na siya, taga saan ka ba? Taga Balabac ka? Batarasa po. Batarasa, Muslim din? Sir. Muslim ka rin, di ba? Hindi po. Hindi po. Oo, sige. Sige, patrolman na sir, ganun na lang muna, no? Paparelieve ka na lang namin muna dyan sa Balabac. Dito ka muna sa command para maimbestigahan. Maraming salamat sa pagsagot mo, sir. Sige sir, maraming salamat po. Si patrolman na sir, relieve natin, request natin kay PD, di ba? Kayo, mag-file kayo ng kaso. Yes, po. Sa Napolcom o kung saan, ano? Admin case. Pwede rin criminal case. Di ba? Kung may abogado, ano? Kasi, police yan. Di ba? Alam nyo yung police, sila may mga record yan. Pwedeng magbaliktaran, hindi ko naman sinasabing ganun. So, kailangan mo ba kayo agad? Sampa ng kaso, ano? Di ba? Mahirap eh. Kasi mga polis. Anyway, palay detector tayo. Tingnan natin kung sino nagsasabi ng totoo. Request tayo sa NBI. Ano? Ano yung niluto mong pulutan?
Maya-maya no, Sir Kaloy. Anong luto ang... Gano'ng kalaking maya-maya? Gano'ng kalaking maya-maya yun? Slice na po, Sir Kaloy. Ah, slice na? Yes. So, request niya talaga na may, ano, prito? Prito po. At saka... Pulutan? Yes, ano yung, ano yung iniinom? Alfonso po. Alfonso? Ilang Alfonso? Anong Alfonso? Yung malaki? Yung mitinga o ano? Wala pong tayo. Dalawang long neck, sir. Dalawang long neck. Naubos? Ubus. Sinong umiinom? Kami po, na mga kasama niyo. Kayo, police. May police din doon. Pati, ilang police yung nandun nagiinom? Bali, apat sila, sir. Apat kasama na police? Si, kasama yung chief nila. Sino? Si Lieutenant Sige, kasama din. Yes. Nagiinom. Yes, may CCTV ka ba nakita doon? Hindi ko na napansin, Sir Kaloy. Sino yung bumili ng Alfonso? Pagdating nila, Sir Kaloy, dala na nilang Alfonso. Galing sila ng Video Okay. Video Okay? Yes po. Happy-happy, ah. Actually nga po, iniwan nila ako doon sa presinto nila na sabi ako na pong bahala sa mga tao sila. Happy-happy. Okay. Tapos may pahabol ka pang kwento na pag-alis doon, eh. Sige, sapakin mo na lang ako. Huwag ka lang magreklamo. Anong, paano pagkakasabing ganun? Hanggang umaga po yon, sabi ko kasi, pinagluto pa nila ulit ako, Sir Kaloy, pag umaga, palalabasin na, di ba po? Tapos ito, pinaglinis ng area. Ngayon, sabi niya, sabi ko, Sir, bakit nyo ginawa sa akin to? Eh, alam nyo naman po mali yung ginawa niyo. Sabi niya, pagpasensya mo na ako, eh, ano lang talaga. Sige. Tingnan natin kung papaano, ano ba? Sabi ko lang, mag-file kayo ng kaso. Ano? Parilib natin. Para dito, restricted muna siya kung papayag si Director Guzman. Pero kailangan mag-file kayo ng reklamo para may basis naman yung PNP Provincial Command doon sa gagawin nila. Ha? Kasi kung walang reklamo, walang mangyari. Okay? Yes. Sige. Pakiiwan mo lang yung mga number niyo dito sa labas. Bong, pakikuha mo yung mga number nila, ha? Medyo mabigat-bigat na ano to, eh. Ha? Bali, sige. Sir Kaloy, ba? Pwede po yung cellphone number na lang po ng bus namin. Oh, sige, sige. Oh, sige. Ibigay mo na lang doon, ha? Oh, sige. Po, okay, pagaling kayo. Yung medical nyo, importante, ha? Opo, sir. Sige, oh, sige. Pag nakainom, kayo naman, baka kayo yung nanguna doon na kayo nasa pa kayo dahil magugulo din kayo. Hindi po. Ha? Hindi po. Doon sa ospital. Opo. Tsaka huwag kayo mag-iinom doon, ha? Government property yun, eh. Ha? Naintindihan nyo, inom kayo doon sa ibang bahay siguro. Huwag doon. Ha? Oh, sige. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Alright, mga kaibigan.